kinausap na ako na tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Git-git nyo! Yung mga tao ko dyan sa envelope na yan, Lisa Marcos, naaalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki! This is Annette. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the vice president. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi, separation of powers, anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila.
halos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos ibuhag-hag na ninyo dihastanan ang gisubmit namo sa COA? Simula yung atake nila. Alalahan ninyo. Diba, after ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez, they started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na keso taksil, keso korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-election na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. As I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ka mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina,
yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari. Dito na Sai, may nagpinawagan niya ako. Sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako. And then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service rethink that. Ganyan. So anyway, wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order?